ay dadakot tayo sa ating Food for Thoughts bilang pagwawakas sa ating programang Patnubay sa Kalusugan. Ang sabi po sa Deuteronomy 17:16, "But he shall not multiply horses for himself, nor cause the people to return to Egypt to multiply horses, for the Lord has said to you, you shall not return that way again." Huwag kang magpakarami ng kabayo, ni pababalikan niya ang bayan sa Egypto. Huwag siyang magparami ng kabayo sapagkat sinabi ng Panginoon, huwag na ninyong babalikan mula ngayon ang daang ngayon. At ang sabi po, sa kapanahunan natin ngayon, kung i-adapt mo, huwag kang magpakadami ng kabayo. Nung panahon ng Egypt ito, sa kapanahunan natin ngayon, huwag kang magpakarami ng asawa. Sabi, at upang huwag maligaw ang kanyang puso, huwag kang magpakarami ng pilak at ginto. Diba sa buhay natin ngayon, ang ito po yung present version ng Egypt. Kasi sa wilderness, ang kailangan nila ay kabayo to fight or escape. Kaya ngayon, sa buhay natin ngayon, ang journey natin sa buhay natin ngayon is full of ups and down. Kaya ba, keep moving forward. Meron siyang promise sa atin, magkaroon lang tayo ng pananampalataya sa kanya. Di ba, nagpapanik attack kayo? Nagkakaroon kayo ng nervyos? Ang sabi ng Panginoon, keep, sabi niya, moving forward. He will help us and strengthen us and He will provide for us. Meron siyang promise na maganda para sa atin. Abutin mo yung goal na yon. Ano ang sabi niya sa atin? God always provide. Ibibigay niya, sabi niya, pupunan niya ang lahat ng inyong pangangailangan. Tutulungan kanya at palalakasin kanya. So sabi, reach that goal. Ituon mo ang isip mo sa Diyos. Ang mga temptation po kasi akala natin ang kaligayahan ay nasa ginto, nasa pilak, pagpaparami ng asawa. Kasi yung mga mayayaman ay nagkakaroon sila ng lahat na ng pera nasa kanila na. Wala nang challenge, no? Kaya ang pinapaandar nila, babae, kaliwat kanan, o kaya lalaki sa buhay nila, no? Kaya mukhang magpakarami sila ng pera. Pero ang kailangan, that is greatest temptation. Kaya ang kailangan po natin, ang sabi, yung panahon ng Egypt, they return to Egypt. Bumabalik sila doon para makakuha pa ng maraming kayamanan. Huwag natin balikan ang buhay ng puro material na bagay. We are spiritual people, di ba? Sabing ganon, man, God created man in His own image, that is spiritual image of God. Kaya nga po, para manatili tayong magkaroon ng kapayapaan sa buhay natin, manatili tayong nakatuon sa promises at magkaroon tayo ng matatag na pananampalataya sa Diyos. Maraming salamat po sa patuloy ng iyong pakikinig sa aking programang Patnubay sa Kalusugan. Muli po, kayo ay aking pinapasalamatan. Babalik po muli ako sa inyo araw-araw, Monday up to Friday, 7:30 to 8 sa ating programang Patnubay sa Kalusugan.